Yo, what's up mga Igan? Welcome back sa akin munting channel. Sa video nito ay kikilalanin natin ang tao na maswerteng nakaligtas kay kamatayan. Pero bago yan, kung ngayon ka lang napadpad sa akin channel, eh huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. At kung meron kang gustong ipakwento o ipasaliksik, i-comment mo lang sa baba ng video na to. Maraming salamat kaibigan. Ludger Silvaris. Sino nga ba si Ludger Silvaris? Si Ludger Silvaris mga Igan ay pinanganak sa St. Pierre sa Martinique taong 1875, ang Paris ng West Indies sa Caribbean. Kamangha-mangha ang kanyang kwento mga Igan, at dahil doon siya ay pinagtrabaho ni Barno at Bailey na maglakbay kasama sa sirkus para ipakwento ang experience niya nung araw na pumutok ang bulkan. At sinabi rin niya na siya lamang ang natirang kaligtas sa isang bulkan na pumatay ng tinatayang 30,000 katao at pinahirapan ang lusod ng St. Pierre. Ang kanyang pag-angki na siya lamang ang nakaligtas ay hindi totoo. Subalit, sa kabila ng lahat, ang kanyang kwento ay talaga namang kamangha-mangha pa rin. Si Ludger Silvaris ay kilalang manginginom at palaway, kaya't hindi nakakagulat nang siya ay naaresto dahil sa napasukan niyang away noong Mayo 7, 1902. Sa galit sa kanyang mga kalokohan, kinulong siya ng pulisya sa isang maliit na kulungan na kung tawagin na ay Bartolina sa modernong panahon. Walang mga bintana at ang tanging isang makitid na butas lang sa pintuan na nakaharap sa dagat. Hindi ito natanto ng pulisya, ngunit naisip niya ang buhay nila dyan. Ang bulkan ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsabog ng higit sa isang linggo. Dahil hindi pa umiiral ang modernong teknolohiya para ma-detect ang pagsabog, wala nakakaalam kung anong mangyayari. Sa katunayan pa nga, pinaplano ng mga tao na magkaroon ng isang picnic sa bulkan 3 araw lamang bago ang pagsabog. Ngunit kailangan kansilin dahil sa abo na nagsisimula ng bumaba bago pa man sumabog ang bulkan. Libo-libo ang nanggaling sa kanayunan patungo sa lungsod upang maganap ng kanlungan, at iyon ay isang malaking pagkakamali para sa kanila. Sumabog na nga ang bulkan. Ludger ang pinakamaswerte ng araw na yon mga Igan. Natagpuan siya 4 araw pagkatapos ng pagsabog na narinig ang kanyang pag-iyak. Sa kabila na siya ay nasa nakaligtas, ang katawan niya ay bagyong nasunog dahil sa hangin sa kanyang silid ay nagpainit sa higit sa 100 degree. Inilarawan ni Ludger ang karanasan na nakakita niya daw ang umiilaw na putik sa madilim na paligid.
at pagkatapos ay sobrang-sobrang abo na lumilipad. Inihiyan niya ang kanyang mga damit at pinalaman sa butas. Ngunit hindi nito napigilan ang init. Si Lodger matapos makaligtas sa bulkan sa ipinatawad sa kanyang mga krimen at nanyayahan upang mag-tour kasama si Barnard at Bailey at sabihin ang kakilakilabot ng kaganapan at karanasan niya. Si Lodger ay naging isang tanyag na tao at kilala bilang ang taong nabuhay sa Doomsday, ang pinakakahanga-hangang tao sa mundo. Iniisip ng ilan na noong gabing siya ay nabilanggo, siya ay talagang nakatakna na para mamatay, pero hindi iyon nangyari at sinasabing isa siyang alamat. Sa ngayon, ang siya na naisip ang buhay ni Lodger ay maaaring bisitahin sa St. Pierre, ang bahay na inihanak ang bumangon muli sa pagkawasak. Kahit ngayon, may git 100 taon na ang lumipas, ang populasyon ng bayan ay kakunti lamang. Ang Mount Pili ay isa sa pinakaaktibong vulkan sa West Indies at malamang na sumabog muli ito. At siya na nga mga igan ang kwento ng tao na nakaligtas sa araw ng paghuhukom. Kayo mga igan, may kilala ba kayong katulad ng istorya ng Lodger Silvaris? Sa tingin nyo ba kamangha-mangha ang kanyang kwento? Sari nyo naman mga igan, comment nyo lang sa ating comment section. Gusto kong malaman ang inyong mga opinion. So ayun mga igan, dito ko na lang tatapusin ang video. Maraming maraming salamat sa panonood. As always, like and share. Thanks for watching. God bless and goodbye.